na siya at forfeited na siya sa second quarter. Totoo? O, di pare-pareho kayo noon ang ginawa sa inyo. Eh, nung araw sa atin, hindi. Ito ha, magre-real talk tayo ha. Magre-real talk tayo. Marami dito, inabot pa si Mayor Lacson. Si Mayor Villegas. Yeah. Ayan, o ayan ha. Ibig ko lang sabihin, kaya ko yan nasasabi, sa hinaba-haba ng panahon ng pamumuhay nyo sa Maynila, madaming nagdaang mayor. First time, may isang batang mayor nakapag-isip ng pensyon ng senior citizen. Tama po ba? First time. Mayaman, middle class, mahirap, may sakit, wala, botante, hindi botante, pantay-pantay, take pa 500. Tama ba? Tama. Totoo bang first time? Baka si Mayor Lacson eh. Nagbigay ba si Mayor Lacson noon? Oh, wala. Oh. Ibig sabihin, it's not the amount. It's the act of the city government giving importance, value, and understanding to our elders. At ang sinabi ko, botante hindi, may sakit o wala, pantay-pantay ang mayaman, middle class, at mahirap. Tama ba? Ngayon, bakit nila binago? Bakit nila pinoporpit? Ibig sabihin, minuminuto, yung senior citizen, kinakabahan ngayon. Baka bakit? E baka pag araw ng payout, may sakit ako, hindi ko makabig. Tama ba? Eh, nung araw po, sa akin eh, sa totoo lang, ano sinabi ko noong araw? Kayo rin nung humusga, ha? Kung wala po kayong Alzheimer, o kung naalala nyo lang, sabihin nyo kung yung totoo ito. Noong panahon natin, nung inumpisahan natin yan, pag hindi mo nakuha yung first quarter, sa second quarter, doble. Tama ba? Retroactive. Hindi mo nakuha first quarter, second quarter, third quarter. Tama ba? Pag hindi mo nakuha January hanggang November, pagdating ng December, anim na bulig. Tama ba? Kasi sabi ko nun, mga nanay tatay ko, lolo't lola ko, pumanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha buong taon, huwag kayo maglala, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Ibig sabihin, panatag yung ating mga matatanda na hindi na nila kailangan. E pili mo, nagpunta ka lang ng SM San Lazaro. Ha? Nag-grocery ka o nanood ka na sine e nagkaka-pay out sa barangay. Pagbalik mo, wala na. Ano nangyari sa'yo? Ah. Kinakabahan ka ngayon. E di ano gagawin ng senior citizen? Araw-araw na lang sa sistema nilang ginawa. Di araw-araw, pupunta sa barangay. E alam mo ng mga senior citizen, malapot ang dugo nun. Maaga nagigising yun. O pagkagising, saan pupunta yun? Sa barangay yun. Chairman, ano na? Nay, alaus pa. Di uwi. Bukas ulit, gigising. Ano na, chairman? Wala pa ba? Lo, wala pa. Eh, mamukat-mukat mo, yung matanda, tinawagan ng apo. Lola, pasyala mo naman kami dito sa Cavite, namimiss ka namin. Lolo, pasyala mo naman kami dito sa Bulacan, namimiss ka namin. Nagbakasyon na yun yung matanda. Oh, after 2 days, bumalik na Santa Cruz. Oh, saan pupunta yun? Sa barangay. Chairman, ano na? Nakunay, nagkabigayan kahapon, wala ka. Parang may mali eh. Diba? Hindi ko mag-gets bakit kailangan pa nilang baguhin. Eh maayos naman na yun. Ganun na yung sistema. Panatag na yung mga tao. Oh, di ho ba? Tingnan ninyo. Oh. Pangalawa,
Totoo ba na kapag hindi ka na botante, wala ka na rin pensyon? Tingnan ninyo. Kung hindi masakit yan, tingnan natin. Ano sabi ko? May sakit o wala? Botante, hindi. Alam mo bakit ko sinimplify? Para walang masyadong maraming tanong. Ang kwalifikasyon, edad at taga-Maynila, wala na. So ang ibig nila sabihin ngayon, yung nanay natin, tatay natin, nakahirati sa karamdaman, 6 na taon nang hindi nakakaboto. 2 eleksyon na, edi tanggal na yun sa listahan ng botante. Tama po ba? Dahil siya'y wala ng boto, wala na rin siyang pensyon. Wow! Chihuahua! 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 Masakit yun. Ganun ba ang pag-gobyerno natin? Kailangan may boto tayong makuha bago magbigay ng porbetsyo? Parang hindi naman yata makatwiran yun. Nakakalungkot lang. Pangatlo, totoo ba yung insured pinalagay ng stick o? Totoo? Wala yung pangalan nyo? Talaga? Hindi. Tingnan ninyo. Gumagasto sila ng milyon-milyon, kakasumba sa Rojas Boulevard. Gagasto sila ng milyon-milyon sa Pasong Show, sa City Hall. Pagdating sa matatanda, titipirin natin. Dati, isa lang ang request nyo sa akin noong araw, noong 2019. Anong request nyo? Hindi nyo naman nirequest sa akin na magka-pension eh. Ang nirequest nyo lang sa akin, Vice Mayor ako noon eh. Vice, baka naman po pwede pagka birthday namin, magkaroon kami ng cake katulad sa Makati. O ano sabi ko sa mga matatanda? Kumanatan kayo, dadaling ko ang Makati sa Maynila. O, nagkaroon ng birthday cake. Ngayon, yung cake, mabuti cupcake na. Hindi ko mag-gets eh. Hindi ko mag-gets. Alam nyo, mga nanay tatay ko, mga lolo't lola ko, tingnan ninyo ah, bakit ko yan ginagawa? Bakit ko yan ginagawa? Bakit ko, pagdating sa usaping social services, bakit nasa unahan ng listahan ang senior citizen? Alam niyo kung bakit? Kasi konti na lang ang birthday niyo. Real talk. Huwag kayong mag-alala. Una-una lang yan. Mauna rin sila. Pero real talk, ang ibig ko lang sabihin, sa hinaba-haba ng panirahan niyo sa Maynila, sa tagal niyong nagbabayad ng buwis, ha? Mayaman, middle class, mahirap, panday-panday. Gusto ko lang iparamdam sa inyo na mahal kayo ng gobyerno, that you still have value and importance in our society and community. That's the logic behind that kind of social services. It is not the amount. 500 pesos? Sa totoo lang, real talk tayo, marami naman sa inyo dito may 500 eh. Totoo lang. Misa niya, pinagagalitan pa kayo ng mga anak ninyo. Nay, pila ka ng pila dyan, ang init-init. Ako na lang magbibigay niyan. Tama ba? Oh, ano sabi niyo? Ayoko ng pera mo. Gusto ko yung pera ni Yorme. Pero hindi ko pera yun, ha? Pera ng gobyerno yun. Kaya lang, alam mo yung feeling mo, yung, alam mo yung sense of pride that you belong, that for the first time, tumagal na ako rito sa Maynila. Ngayon ako alagang parlor sa gobyerno. Lagi akong iniintindi. Yun. Kaya kaliya-kali itong mga politiko to, tungkol sa pera. No, it's the act itself. O ngayon, nangangako na ko, Diyos ko. Ikinigin kayo. Nilalang butchin kayo ngayon. Ang sabi daw, nung nakaupo, gagawin na rin 1,000. Hey, Kala ko ba wala tayong pera? Bakit bigla nagka-pera ngayong Oktubre?
Ha? Hindi. O, tingnan ninyo ha. Sabi nila, effective daw, ha? 1,000 sa January. O, di ba quarterly ang bigayan? Tama naman. O, di Enero, Febrero, Marso. Di makukuha ng April. Dahil siksiklikli, gumabaw pa. After April, ano susunod na buwan? Ano meron sa Mayo? Hindi ko maintindihan. Kaya naman palang gawin. Eh bakit yung pagkupo nyo, hindi yung agad ginawa? Sabi nga ng kanta, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Hindi, real talk lang naman. Tapos yung isa naman, nagpapaka-Superman, gagawin daw 2,000. Lokohay mo. Ano? 5,000 nga, nahihirapan, 1,000 pa. O, kita mo? Pero alam niyo kung bakit, kung anong dahilan nila. Naintindihan niyo bakit nila sinasabi yun. Matatanda naman na kayo, alam niyo na tama't mali. Tama ba? Sigurado kayo alam niyo ang dahilan. O, di panatag na ako, hindi na ako kakabahan. So baka mamaya maajuga-juga-juga-juga tayo eh. Promise? Promise! Hindi, basta ako, pag kaya-kaya. In fact, kahit hindi nyo hingin. Kahit hindi nyo hingin. Totoo, hindi nyo naman hiningi sa akin yung black rice eh. Napingot pa nga yung tenga ko dun eh. Sabi ko naman sa akin sa mata, ikaw hindi mo na kami mahal. Di ba ganun yung tenga ko? Bakit po? Yung binigay mong bigas, ulit pa. Ang tigas-tigas na, wala pang lasa. Ang hirap pang lutuin. Siyempre, kailangan ko ipaliwanag sa matanda. Sabi ko, Nay, yan ang pinakamahal na bigas sa buong mundo. The healthiest rice sa buong mundo. Yan po yung kinakain ni Jaime Augusto Subel de Ayala. Kahit man lang dyan, matikman mo lang bago man lang pumikit ang mata mo. Yung alam mo, gusto mo ibigay yung ano, yung sarap. Hindi mo ini-spoiled eh. Yung you just wanted to give smile and they'll feel I'm valued. Yun lang yung 500. O totoo lang pa. Wala na talaga 500. Ay, yung totoo lang. Real talk lang naman tayo. Diba? Akala nila kasi makukuha nila yung Maynila. Akala nila ang purpose pera-pera. No. That's not the purpose. Doon sila naliligaw ng landas. Oh. Mga nanay, tatay ko, kumain na ba kayo? Kasi kamay hindi pa kumakain? Sino hindi pa kumakain? Hindi pa kayo kumakain? Huwag kayo makilala, lilipas din yan. Bubusugin ko na lang kayo ng pag-asa. Unang pag-asa, may awa ang Diyos sa tulong nyo. Nakabalik tayo, ibabalik natin yung dating magaang simpleng sistema ng pensyon ng senior citizen. Siyempre, balay mo. Nyanyang ka lang na eh. Cross finger. Basta hanggang kaya natin. Sa totoo, wala namang pera yan dati. Pansin ninyo na umo ko, wala naman talaga ako inabuta sa librete. Ubus na eh. Pero I never complain. Kaya lang nung pagbukas ko ng budget, alam niyo saan ang galing yan? That's 500 pesos. That's 75 million a month. You know why? 150,000 senior citizen at 500, that's 75 million. That's 1 billion pesos a year. Okay? Wala yan dati. Noong nag-mayor ako, nakita ko yung libro, yung budget. Road maintenance. Puro road maintenance. Kaya ako lang nagtataka yung mga taong bayan. Ang ganda-ganda ng kalsada nila. Pagkagising nila, Eh sabi ko, tanggalin niyo yan. And that's where your money came in. In fact, that includes your apo na nag-aaral sa PLL, 1,000 every month. Apo, nag-aaral sa UDL, 1,000. Nasama pa solo parent, nasama pa yung PWD. Pati K-12, nasama. Why? Kanino pera yun? Pera nyo.
Saan galing? Sininom ko. Pera ng gobyerno galing sa taong bayan, binalik lang through services sa mga mayroon. Pangalawa, totoo ba na kapag magpapacheck up ka ngayon, kailangan mo pa ng online schedule? Tinanggal na eh. Akalain mo kung di pa pala ako tatakbo, hindi pa tatanggalin. Pero 2 years and 6 months, nagre-reklamo ang taong bayan, ayaw nilang pakinggan, nahihirapan ang tao. Pero mo, may nararamdaman ako. Kadalasan kong ginagawa, papacheck up lang ako sa health center. Dahil konting kembot ko lang, nandiyan yung doktor, or nurse, or attending physician sa health center. Ngayon, kailangan ko pa magpa-online? Wow! Chihuahua! Chihuahua! Nay! Tay! Lolo! Lola! Diyan yung mahalata ang leader. Hindi niya naunawaan ang katayuan ng kanyang nasasakupan. Bakit? Ipaliwanan ko. I will give credit where it's due. Simula ng akin panahon at sinundan kong panahon kay Era, kay Lito Atienza, kay Lim, kay Lopez, kay Bagachin, kay Villegas, kay Lacson. Simula noon hanggang doon sa panahon ko, ang health center system ay pinupuntahan ng tao 1-2. 1-2-sawa. Anytime na gustuhin nila, pupunta sila, magpapacheck up. Ngayon, kailangan ko pang magpa-schedule at online. O sige, pag-usapan natin. Online. Anong kailangan mo pag-online? Load. May bayad wala? Toskas ka. Pangalawa, cellphone. Libre ba cellphone? Bibili ka. Pangatlo, ito yung pinakamalupit. Hindi ka marunong mag-online. Nay, anong pangalan mo? Pangalan niyo po? Nanay Antonia, sample lang ito ha. Hindi ito mangyayari sa iyo. Sample lang, maghahalimbawa lang ako ng sitwasyon. Si Nanay Antonia, inahapo. Apo, dali mo nga ako sa health center, magpapacheck up ako. O sumagot yung apo, tumigil ka lola, wala kang online ha. Ano nangyari kay Nanay Antonia? Paalam na aking ina. It doesn't make sense. Well, it doesn't make sense. You don't do it as a leader. You don't allow it to happen. No matter kung sino pa nagpapayo sa'yo. Dahil ang paggawa ng programa, ang paggawa ng pulisiya sa gobyerno ay binabagaya mo kung ano ang kostumbre na kaugalian ng iyong nasasakupan. Hindi ka gagawa ng pulisiya na nakapagpapahirap at nakapagpapalito. Dapat mabilis na maunawaan ng tao dahil ang kausap mo, milyong mamamayan. How can you explain to each and everyone that this is the new system wherein you mend your ways when you create policies and programs? Primo, na-high blood ka lang. Tumataas, pili mo, nag-iikot lang yung paningin mo. Natatakot ka ngayon, gusto mong pabipi. Ang masakit, yung health center katabi ng bahay mo. Papacheck up ka lang ng blood pressure, isang hakbang lang. Ay, teka, wala akong online. Di ba ho? Oh, kumanatag kayo, mga lolo't lola ko. May awaan Diyos. Kahit binago nila ngayon, natatakot ako, baka ibalik nila yan. Oh, kumanatag kayo, sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik natin yung dating sistema ng health center. Pangatlo,
Pero ito kailangan kayo sumagot. Kasi baka pag ako lang, baka bias ako. Kasi itong napapansin ko, kalaban ako eh. Siyempre, baka bias. Ang nanay ko, tatay ko, lolo't lola ko. Napansin niyo ba parang nagdugyot ulit ang Maynila? Napapansin niyo? Parang wala ulit gobyerno. Parang ang dami na naman siga sa kalsada ngayon. Nagtinong na yan eh. Sumunod na yan taong bayan eh. Yung mga tolongke sa Maynila, nag-alisa na dito eh. Bakit? Kasi nung araw, ang gobyerno, umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, ang gobyerno nung araw, walang naman. Ngayon, pag-uwi niyo maya sa bahay ninyo, tanungin niyo yung mga apo niyo. Apo, anak, i-google mo nga, totoo ba yung sinasabi doon? Galing ako sa meeting eh. Number one crime index sa buong mundo, Maynila. Hindi Pilipinas, ha? We're talking of city. We are now number one. Wa? Number one in crime index again. Opo. Panglima na tayo sa buong mundo na kinatatakutan ng turista. Samantalang nung araw, lahat ng ginagawa sa Maynila, kinokopya sa buong bansa. Clearing operation, pagdidisiplina sa kalsada, kinopya, ginawang national government policy. Bakuna rito, bakuna doon, dati namimili sila, sabi